Sa ibang balita, pinarescue na ni Senator Raffy Tulfo ang mga OFW sa Myanmar na biktima ng human trafficking. Sila yung mga kababayan natin na inalok na maging call center agent sa Thailand pero sa halip ay naging scammer ng Chinese mafia sa Myanmar. Magbabalita si Camille Samonte. Puro pasa at sugat ang binti ng OFW na si alias Baby nang humarap sa hearing ng Senado tungkol sa human trafficking sa Myanmar. Nainganyo raw siya sa alok ng Pinoy recruiter na mag-call center agent sa Thailand dahil 50 mil din ang pasahod. Pag-alis ng Pinas, nagulat na lang daw siya na sa Myanmar siya dinala at ang trabaho, manghikayat ng cryptocurrency investors. Maayos naman daw ang trato noong una, pero kalaunan... Kung pagkakamali kang ginawa, sasaktan ka. Lalagay ka sa isang black room o bartolina. Hindi latin ko ay kukulientingin ka. Kung kababa ng bricks, ay papatakbuhin ka. Kapag mabagal ka tumakbo, babatuin ka ng bola ng basketball. Si alias Paulo nag-apply din sa Pinoy recruiter na si Liza Magallanes. Call center din daw ang job offer pero hindi sinabi na sa Myanmar. Binigyan siya ni Liza ng escort sa airport na binayaran ng 30,000 pesos. Ang escort nagbigay ng ID na galing sa MIA. Sa check-in counter, bigla akong tinawagan ng escort. Pinagalitan ako, ba't daw ako pumila sa immigration? Kasi aalis daw ako bilang empleyado ng airport at hindi bilang OFW o turista. Dito na raw natakot si Paulo at tinawagan si Liza para sabihin hindi na siya tutuloy. Kinuha raw ng assistant ni Liza ang kanyang passport. Dito nagulat si Paulo na may tatak na ang kanyang passport kahit hindi naman siya dumaan ng immigration. Depensa naman ng Bureau of Immigration. Peke ang stamp na ginamit sa passport ni Paulo. The stamp use is obviously po fake. We do not have an immigration stamp bearing number 393. Gayunman, dismayado pa rin ang mga senador. Tila raw ba naging mas creative pa raw yung dating pastilla scam? Hindi ko alam ano itong nasisikmura. Are leading our people to a slow death? Where po ba ang BI sa problema ito? May kasabwat na sindikato sa loob ng MIA na nag-issue po ng passes para mabypass nila itong immigration. Inimbita daw ang mga taga-MIA sa hearing pero hindi sumipot. Nagkikipag-ugnayan na raw ang DFA sa Embahada ng Myanmar para ma-rescue ang 47 pang OFWs doon na nagpapa-rescue. Pero kung si Senador Raffy Tulfo ang tatanungin, dapat di na ito pinatatagal. Huwag na tayo maghintay hanggang bukas pa. Why don't we make some phone calls to the authorities in Myanmar para ngayon na mismo pupunta ng mga pulis doon sa lugar na yon para ma-rescue yung mga tao, yung mga kababayan natin. Hindi acceptable sa kanya na tomorrow i-rescue. Sa executive session na pinag-usapan ang detalye na gagawing pag-rescue. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.